Humayo at ipangaral ang mabuting balita. Maligayang araw ng Sabado sa Oktaba ng Pasko ng Pagkabuhay. Purihin ang mapagmahal nating Diyos sa mga biyaya at pagpapalang patuloy niyang ipinagkakaloob sa atin. Ako po si Sister Amelin Paglinawan ng Daughters of St. Paul. The appearances o pagpapakita ni Jesus kay Maria at sa mga alagad ang nagpapatunay ng kanyang muling pagkabuhay. Ihanda na natin ang ating sarili sa pakikinig sa Ebanghelyo na magpapanibago ng kalakasan sa awa at pagmamahal ng Diyos sa mabuting balita ngayon. Pagkabuhay ni Jesus sa unang araw ng Sanlinggo. Una siyang nagpakita kay Maria Magdalena na mula rito ay 7 demonyo ang pinalayas niya. Umalis siya at ibinilita ito sa mga kasama ni Jesus na nooy umiiyak at nagluluksa. Ngunit hindi sila naniwala sa kanya nang marinig nilang buhay si Jesus at nagpakita sa kanya. Pagkatapos nito, napakita naman si Jesus sa ibang anyo sa dalawa habang papunta sila sa labas ng bayan. At pagbalik nila, ibinalita rin nila ito sa iba, pero hindi rin sila naniwala sa kanila. Sa dakong huli, nang nasa hapag ang 11, napakita sa kanila si Jesus at pinagsabihan sila dahil sa kawalang paniwala nila at katigasan ng puso. Hindi nga nila pinaniniwalaan ang mga nakakita sa kanya matapos siyang buhayin. At sinabi sa kanila, "Pumunta kayo sa buong daigdig at ipahayag ang Ebanghelyo sa buong sangkinapal." Ayon sa mabuting balita na narinig natin ngayon, na-frustrate si Jesus sa katigasan ng ulo ng mga apostoles kasi hindi sila naniwala kay Maria Magdalena at dalawang disipulo na nagbalita sa kanila na nakita nila si Jesus. Kapag ang puso ng isang tao ay puno ng pag-alinlangan at pagkabahala, hindi siya kaagad-agad nakakaunawa sa mga pangyayari sa kanyang paligid. Para siyang nabubulagan sa katotohanan at sa mga bagay-bagay na maaaring maganap. Ganito marahil ang kalagayan ng mga apostol pagkatapos mamatay at mailibing si Jesus. Puno ng takot at pag-aalinlangan ang kanilang puso at kalooban. Hindi sila naniwala sa sinabi ni Maria Magdalena na si Jesus ay buhay at nagpakita sa kanya. Gayon din ang kanilang attitude sa dalawang disipulo na nagbalita sa kanila. Hindi kaagad naniwala hanggang nagpakita sa kanila si Jesus. To see is to believe. Iyan ang lagi nating sinasabi. Mga kapanalig, ang tunay at malalim na pananampalataya ay hindi nangangailangan ng patunay. Gayunpaman, sa kabila ng kanilang kahinaan, sila ay hinirang at sinugo ni Jesus na ipakalat ang mabuting balita ng kaligtasan. Gayon din, tayo ay tinawag ni Jesus upang maging saksi niya at magpalaganap ng kanyang mabuting balita. Mga kapanalig, sa panahon natin ngayon na ang mga kasinungalingan ay pinalalabas na totoo, isang malaking hamon ito na dapat nating labanan. Marami tayong mga kapatid na madaling mapaniwala ng mga balita na puro kasinungalingan naman, lalo na sa social media. Sana ay suriin at unawain nating mabuti ang ating binabasa at pinakikinggan. At lalong mabuti kung magre-research at magpa-fact-check tayo para masiguro natin na totoo ang mga ito. Nawa ay isabuhay natin ang tapat ang mga salita ni Jesus. Ipalaganap natin ang katotohanan at ipangaral ang mabuting balita. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang inyong napakinggan para sa araw na ito. Makiisa sa aming misyon, maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share at pag-tag ng videong ito. Sa inyong mga prayer intentions, reactions o comments, i-message lamang kami sa Paulines Radio PH.
para sa inyo na masugid naming followers at sa mga labis na naapektuhan ng pandemya, sa mga may sakit ng COVID at ng may iba pang karamdaman, kasama rin ang mga frontliners at backliners. Asahan po ninyo na kaisa ninyo kami sa pagdarasal ng iyong mga kahilingan, kalagayan at kaligtasan. Sama-sama nating ipagdasal na tayo'y magkaisa bilang isang sambayan ng Pilipino na dumudulog sa iisang ama. Muli po, ako ang inyong kapanalig, Sister Amelin Paglinawan ng Daughters of St. Paul, na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang. Magalak tayo sa Diyos na muling nabuhay. Wagas niyang pag-ibig, naghahatid ng bagong buhay. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, patid mo ang kalooban ng bawat tao, ang mga problema ng aming bansa at ang mga sanhi nito, at alam mo ang pananabik ng aming mga puso. Panginoon, sa darating na halalan, tulungan mo kaming alamin at suriin ang track record at kwalifikasyon ng mga kandidato. Bigyan kami ng liwanag na maihalal ang mga tamang lingkod-bayan na tutugon sa mga problemang pambansa at naway mag-anyaya sila ng pangkalahatang pakikilahok sa proseso. Panginoon, sa harap ng mga nangyayaring anomalya sa halalan, tulad ng pagbili ng boto at paggamit ng pondo ng pamahalaan para mangampanya, bigyan kami ng lakas ng loob na magsalita ng katotohanan at kumilos ng naaayon bilang mga matuwid na mamamayan at tapat na mga Kristiyano, upang maipakita namin sa salita at gawa ang pananampalataya ng 500 taon na ipinagkaloob mo sa aming bansa. Amen.